Pasok ka sa bahay ni Pete. Kamusta? Narito kami upang ipahayag sa inyo ang aming video vlog tungkol kay Pete Lacaba, ang bahay ni Pete. Ngayon, matutunghayan natin ang iba't ibang nagawa ng makatang ito. Ang kanyang contribution sa mga tulang Pilipino, ang kanyang buhay, lahat ng nakasalamuha niya, at ang iba't ibang interpretasyon ng kanyang mga tula. Ngayon, tunghayan natin ang kwento at buhay ni Pete Lacaba. Ang mga magpapahayag sa inyo tungkol sa kanya ngayon ay sina Cisco Ortega, Elijah Peralta, Rico Ramiro, Renz Reyes, at ako, si Luigi Salyan. Sana sa ipapalabas namin ngayon, magustuhan nyo at mas marami pa kayong matutuhan tungkol kay Pete. Kumusta? Matutunghayan natin ngayon ang buhay ni Pete Lacaba, isang sikat na makata ng ating bansa. Lahat ng kanyang nagawa para sa atin at lahat ng epekto ng kanyang mga tula. Ipinanganak si Jose Maria Flores Lacaba o mas kilala sa pangalang Pete sa Cagayan de Misamis noong 1945 kay Jose Monreal Lacaba at Fe Flores. Ngayon, isa siya sa mga pangunahing personalidad sa literatura ng Pilipinas. Kilala siya sa kanyang angking galing sa mga iba't ibang larangan katulad ng creative writing, journalism, at sa script writing. Siya'y unang sumikat sa kanyang pag-uulat sa Sigaw ng Unang Kwatro, isang grupong lumaban kay Marcos noong 1970. Ngunit, siya'y lalo nakilala nang sa ilalim ng pangalang Ruben Cuevas, ginawa ni Lacaba ang Prometheus Unbound sa Focus, isang magazine na kaalyado sa mga Marcos. Ipinakita ni Lacaba sa pamamagitan ng tula niya ang kanyang paglaban sa Marcos regime. Marami na rin nagawang mga tula si Lacaba, katulad ng Sa Daigdig ng Kontradiksyon at Sa Panahon ng Ligalig. Nakasama na rin ni Lacaba ang mga sikat na direktor na sina Dino Broca at Mike De Leon na gumawa ng mga pelikulang nakatuon sa buhay ng mga ordinaryong mga taong nakararanas ng paghihirap sa buhay. Siya'y nagpatuloy sa pagsusulat ng mga tula. Noong 1999, isa siya sa mga kinilalang bayani ng sine. Sa kasalukuyan, si Lacaba ang executive editor ng Yes Magazine. Siya rin ang nagsulat ng pelikulang Jaguar, Bayan Ko Kapit sa Patalim at Ora Pro Nobis. At ang mga pelikulang ito ay sinali sa mga iba't ibang kompetisyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Pete Lacaba rin ang 2008 Lifetime Achievement Award. Ayan, kilala niyo na si Pete Lacaba at ang lahat ng gawa niya para sa atin. Sana sa pamamagitan ng ating tinanghal ngayon, mas mapahalagahan niyo ang lahat ng nagawa ng mga makatang Pilipino at ang kilikin ang sariling atin. Ngayon, ibabahagi ng aming grupo ang isa sa mga tula niya, Sining ng Pagtula. Kumbaga, ang palay, ang tula, ay binabayo o kinikiskis sa katinatahip bago ialok sa madla. Kumbaga, ang bigas, ang tula, ay pinagpipilian at hinuhugasan bago isain. Panghalo sa kaning baboy, ang hugas bigas. Patuka sa manok, ang piniling palay. Ibinubudbud sa lupa, ang ipa at buto. Inihahain sa mesa, ang kanin umaaso. Kumbaga sa bigas, hindi rin naman mainam sa tula ang sobrang kiskis at kinis. Malinamnam ang milagrosa, pero mas sustansya ang bigas na pula. Ang galing ni Pete Lacaba, no? Ang galing ng nagawa niyang tula para sa atin. Napakasimple lang ng tulang ito. Ikinukumpara lang ni paring Pete ang proseso ng paggawa ng tula sa proseso ng paggawa ng kanin. Gaya din sa tula, may tanaga, awit, at korido. At ang pinaka-importante ay ang paghandaan ng tula na mabuti. Katulad nga ng sabi sa tula, ang kaning umaaso ang inalalagay sa mesa. Siyempre, ang tula rin pinakamaganda ang dapat ibahagi natin sa ibang mga tao, tulad ng kaning umaaso. Yeah. Kumusta? Si Sally ulit. Sana, sa nakita nyo ngayon sa aming video vlog, nakilala nyo si Pete Lacaba. Ang dami talaga niyang nagawa para sa sining na Pilipino. Sana, sa pamamagitan ng vlog na to, mas nakilala niyo si Pete Lacaba.
sana naliwanagan kayo sa lahat ng nagagawa ng mga makatang Pilipino sa ating panitikan. Sana nalaman nyo rin na hindi puro banyagang gawa ang kailangan nating tangkilikin. Maganda, makulay, at mahusay ang nagagawa ng ating mga kapwa Pilipino. Ngayon, magpapaalam na kami. Ngunit, magkikita ulit tayo sa susunod na vlog para sa bahay ni Pete. Bye! Pilipinas!